Hello, what's up, guys? Welcome back to Good Broke Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, I'm gonna talk about Six Threat Sack Maestro Bang official music video. Maraming salamat kay Six Threat. Sinad niya sa akin tong link na to at bagong-bago to. At 5 hours ago with 27,000 views. At kagaling ko lang sa work, sabi ko sa kanya, after ko mag-work, pagka-uwi ko, at pagdating ko sa studio, kagad tayo. So, nandito na tayo ngayon. Hope you guys will like it. Pero kung bago ang lahat, kung bago ka lang rito sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-subscribe, at the same time, share yung video natin. Tapos mag-comment na rin kayo sa saloobin ninyo. Kung di man, walang problema doon, ganun talaga ang buhay. Pero para sa mga bago, I'm a music producer here in California, I'm an audio engineer at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an internet master practitioner, applied psychologist. Gawin natin ito, guys, para makarami tayo. Guys, punta kayo sa description, check ninyo yung channel ko, maglalabas ako ng maraming kanta doon at mga bigating mga artist yung mga, you know, idadalhin natin doon para kahit papaano, makakita kayo ng iba't ibang variety ng estilo ng pagkanta. At merong mega mix na lalabas, kasama rito si Cardong Bungo, Imuko, Padlock ng Got Mike, nandiyan din si Sir Wisa natin ng BF Pro at si Rob Reese ng PF Pro. Siyempre, your one and only Plan Motif. At gawin na natin ito, guys. Maraming salamat, guys. Subukan ulit ang video para makarami tayo. After na ito, punta tayo kay Crazy G. Six Threat at Sack Maestro. Let's get it. Bang! Umpisa pa lang, napaganda ng sabog, no? Meron na kagad siyang hits, tapos sabay hi-hats, binibuild na kagad niya yung environment, yung atmosphere, binibuild niya na kagad yung, ano, yung anticipation nandun na kagad, yung energy nandun na kagad. Wala na masyadong, ano, keme, malabas na kagad. Nab, ay, shoutout, Six Threat. Sack. Yan na, nakikita ko yung yung transition ni Six Threat mula sa pagiging very technical papunta doon sa very sophisticated na cinematic na angle. Pagdating doon, nagle-level up, dala nga ng dahil sa impluensya ng mga nakapaligid sa kanya. Ngayon lumalabas yung pagka, kasi ako, guys, mahilig ako sa mga vibe na music, eh, yung mga para makadance ka, makaka-uplift ng feeling. At yung pakiramdam ko dito sa ginagawa ni Six Threat, eh, parang nakaka-uplift na siya, parang positive na kagad, kahit umpisa pa lang, parang makakapag-chill ka, parang kahit saan pwede mong patugtugin. Tuloy natin. Yung kasi mahirap gumawa, guys, yung musika na nakaka-uplift, you know, and at the same time, singita mo ng konting bara ng ganito, patama ng ganito, ang lakas nun kasi, yung parang nagre-relax ka na, pero, you know, ang ganda ng, ano, ng definition, no, yung pagkaka-define ng musika, kung paano niya rationally na ginawa yung bagay niyo. Pagkakahulma, tuloy natin. English yan, ha? Paano tayo rito, guys? Ang daming words of wisdom na nilagay si Six Threat sa maliit na parte pa lang ng ano. Wow, bigatin mga chicks nila. Guys, sorry, pinapost ka. Like ko sinasabi na first time kong lang naririnig yung musika. Hindi ko pa yung napapakinggan. So, syempre, kailangan kong i-post kasi baka malampasan ko yung gusto niyong sabihin. Na pumreno, di yung puro lang maneho. Dun sa iyong ugali ng talento, dun sa musika o battle rap, nakuhang magtagumpay sa pareho. Sa wakil mo ay nabang. Damn! Fox yun, ha? Umpisa nga natin yun. Gusto ko na agad himayin yung bagay na yun, eh. Sabi niya rito. Bago mo na makabwelo, inunang matutunan na pumreno. Sabi niya, bago makabwelo, kasi ang buwelo kasi niyan, guys, parang sa tirador, eh. Diba, eh, tirador siya ng timog. Diba? Yung tirador, yung hinahatak mo muna, bago ka bumuelo, isipin mo muna kung saan ka pepreno. Kumbaga, yung logic nun, kumbaga, yung analogy, kumbaga,
humanap ka ng pwesto kung saan ka makakapreno, hihinto, tapos bago ka, ano, bago ka, tawag dito, magmaneho na kung ano, kotse man, buhay man, hanapin mo kung saan ka pupwesto, ano bang linyang dapat mong tahakin, ano bang dapat mong puntahan, ano bang dapat mong lakaran, bago ka magmaneho, promeno ka muna, huminto ka kung saan linya ka nararapat. Find your lane, you know, para hindi ka naliligaw. Tuloy natin. Preno, di yung puro lang maneho. Sa iyong ugali ng talento dun sa musika o battle rap, nakuhang magtagumpay sa parehas. Facts! Yun men, sa musika battle rap, sabi niyang ganun dito. Parehas yan, pinagharian niya. Dun sa musika o battle rap, yun o. Gang sa iyong ugali na talento. Yun. Ang talento dun sa musika o battle rap, nakuhang magtagumpay sa parehas. So, came on with the bank, yung salamat ko din dun sa mga duda sa amin dati. Duda nga ako sa duda niyo, ay same. Di kailangan magyabang ng mga shorty. Facts! Facts yun, man. Dude, makakaalis ka ng ibang bansa. Ibang achievement yun, guys. Maraming mga flip-top rapper din kasi na nangarap makapag-perform sa ibang bansa. Eh. Ang hirap. You know, once in 10 years, imagine ninyo. Once in 10 years, makagawa ka ng ganun. Pero kung talagang masipag ka at nasa tamang connection ka, makakapunta ka kahit saan. At makarating ka sa ibang lugar, tandaan niyo palagi, to be alive doesn't mean to live in one place. So, make sure ninyo nakakaalis-alis kayo kasi ang human being, we are created to adapt, you know, to survive, survive in replication. So, kailangan talagang gumala, umalis kung saan-saan. So, sabi niya, lahat mga hindi naniniwala, lahat mga doubters na hindi nila kaya, dumating sila. Mga nagsasabi na hindi nyo kaya makarating sa ganito, hindi nyo kaya mapuntahan yung ganito, hindi nyo mararating yung gusto nyo puntahan, nandito na sila, dumating sila, nakarating sila ngayon. Yun. Sabi niyang ganun dito. Here's to doubters when we came. Yan. Ito para sa mga taong hindi naniniwala, dumating kami. Dumating kami, nandito kami ngayon para sa mga taong hindi naniniwala. Pwede rin ganun. Sabi niya, sa mga taong walang tiwala sa amin, walang faith, walang paniniwala sa amin, walang believe sa amin, akala nila naglalaro kami, hindi seryoso kami. Sabi niya. So, they came in with the bang. So, pumunta sila na parang may pasabog. Hey. Sabi, chicks? Puro chicks, ah. Now we came up with a bang, god dang, swerving through the fast lane. BNPH in this time, we run the black chain. So stop saying shit, you know we're not playing. Why my nuts hang? I'm shitting on a rap game. Sabi niya, while my nuts are hanging. Sabi niya, yung game. Kumbaga, ang analogy naman dito, para nagbibigay siya ng visual sa utak natin na nakaupo siya doon sa trono. Yung trono na yon, yung parang inidoro. Habang nakalaylay daw yung ano niya, yung itlog niya, tumatay lang daw siya sa game na to. Sabi niya ganun. Mahusay si Sak. I'm shitting on the rap game. Yung rap game daw tinataihan niya lang parang inidoro. Kasi di ba pag ka tumatay ka, nakaupo ka sa inidoro. Tuloy natin. Cryptocurrency you never seen before. Ang success din na kailangan pa ng metaphor. Is it unbelievable? Ano sabi niya rito? Balitan niya natin yan. Ang success din na kailangan pa ng metaphor. Playing while my nuts hang. I'm shitting on a rap game. Cryptocurrency you never seen before. Ang success din na kailangan pa ng metaphor. Facts! Ang success din na kailangan pa ng metaphor. Kasi minsan kasi, nasa harap mo na eh. Igagrab mo na lang. It only take one decision, you know. It only take one decision. Kailangan mo lang ng vision at goal. Pag may goal ka at may vision ka, lahat yung makukuha mo. Kasi lahat ng decision mo magkoconnect papunta sa goal na yun. Gusto mong bumili ng kotse, lahat ng decision mo papunta doon sa bagay na yun. Basta mag-focus ka lang sa gusto mong marating. Yung gusto mong puntahan, yun yung pagpukusan mo. So every time na iniisip mo yung pupuntahan mo, may isip mo, kailangan mo magtipid, kailangan mo gawin to, huwag ka magsasayang na energy. Kasi nakapokus ka doon sa goal na yun. Diba? Tuloy natin. Is it unbelievable? But get to me, I be so cold. Homie, we gon' kill him on my ass. But you didn't know. Sabi niya, maestro, tirado. Facts din yun, ha? Facts! Doubters what we think. Don't believe us really far over plane. Woo! Woo! Doubters what we think. Damn! Don't believe us really far over plane. Woo! We came in with a bang. Hey, 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 hey,
Bagay kay Six yung gupit niya, yun. Ang ganda kasi ng konsepto eh, kasi bang, kasi nga tirador ng tibog, ras maestro, diba? Ang ganda nun, biglang transition para sa mga nag-ano, para mga dancer. Oh. Dedication. Woo! Chill lang, mucha. Parang ang gusto nang sabihin dito, ang musika guys, simplicity is beauty. Hindi mo na kailangan mag-effort kasi yung iba kasi nag-e-effort ng too much eh. I mean, you know, mag-effort ka, yes, you know, lagyan mo ng ano, pero sometimes it's all about presentation. You know, doon talaga eh, doon talaga maano talaga lahat eh, sa presentation. Tuloy natin. Ayan, sixth threat. Puro chikso. Ayan, tirador ng timo. Directed by EJ Fernandez. So, shoutout nga pala kay EJ Fernandez. Namiss ko si EJ Fernandez, yun. Napakahusay. Shoutout sa 3Digit sa successful nilang show. Sa, ano, sa Boracay. Nanood ako, you know. At, napakaganda. Napakaganda ng mga blessings. Hopefully, marami pang blessings. Marami pang blessings ang lumabas. At, you know, nakikita ko yung transition, you know. At, hopefully, ganyan, bumalik si Sac Maestro, magpatuloy siya maglabas ng mga musika kasi napakahusay din si Sac mag-create ng mga litanya. So, sa tingin ko, marami tayong aabangan kasi naging instrumento si Sixth Threat para mahatak si Sac Maestro dito sa musika ulit, you know. Kasi si Sac mahilig siya mag-lay low eh. Siyempre, busy, you know. Kaya magandang nababalik siya dito, nadadala siya palagi para makita natin kasi meron siyang talento, eh, you know. Pag nagsama sila, magandang kombinasyon yun. Ganun pa man, bibigyan ko to ng 10 kasi napakahusay na pagkaka-record, chill lang, you know. At ang daming mga points, perspective na gusto kong ibigay pero sabi ko nga lilitan ko yung video kasi alam ko naman napaka self-explanatory na yun, nakakaya pag in-explain pa ulit, di ba? But anyway, napakahusay, napakaganda at nagustuhan ko siya. So bibigyan ko siya ng 10. Ganun pa man, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Gorbe Pro. Ingat kayong lahat yan. Peace out.